admin access hindi ma-open. So 192.168.1.1, so hindi siya ma-open. So nakailang try ako, try and try. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number." Hello mga fruitful! Welcome back to my channel! Yay! Today, nag-upgrade na pala ako ng internet connections ko. Maraming connections. So, internet connection ko. So, from prepaid, nag-apply na po tayo ng PLDT fiber. So, kasi mayroon tayong training this year na magsisimula ngayong at month of January, and parang di na talaga kaya ng prepaid lang kasi medyo okay sana kung malakas yung signal sa lugar namin, mahina yung signal. Tapos pag gabi, yun ang hirap na ng signal pag gabi kasi humihina talaga yung internet pag gabi. So nagpakabit ako ng PLDT Fiber X. Okay, let's start. So, open natin yung Google Chrome or any internet browser. Tapos, type natin 192.168.1.1. So, yung lumabas is yung LTE wireless router kasi prepaid po yung gamit natin noon. So, let's check with the... Nag-check ako sa manual ng PLDT Fiber. So, yun, how to change Wi-Fi network. Name or SSID. So in your browser, type https://192.168.1.1, then press enter. So okay, so sundin natin yun. Lagyan natin ng https://. Tapos ito yung lumabas. So okay lang to. So click lang natin yung advanced. Tapos, click natin yung proceed to 192.168.1.1 and save. So, okay lang po yan. Okay, yun. Ayun, nakapasok na tayo. So, itap na natin yung account. Yung default account is admin. Tapos, yung default password ay 1234. Click login. So, dito, i-change na natin yung password. So, yung old password is 1234. Tapos, type natin yung new password. Okay, ito na yung password. Bagong password ko. And, ang ginawa ko dito, same lang yung login password at saka yung Wi-Fi password para wala na masyadong maraming tatandaan. Kasi mahirap na yung memory natin. Medyo puno na. Kailangan na natin mag extra storage. So, click update. After natin ma-type yung password natin. Yung bagong password natin. Click natin yung update. Ayun na. So, click update. So, lumabas to kasi may requirement sa password. So, tandaan natin to. So, dapat yung password ay 12 characters. Then, it must contain digits or numbers. Tapos, uppercase, lowercase, and special characters. Dapat present yun sa password natin na gagamitin. Tapos, bawal po gamitin as password ang username or yung username in reverse order. Yung baliktad na order ng username. So, gagawin natin, gagawa tayo. Susundin natin tong format na required nila. Okay, isip tayo ng bagong password. Ito na, may naisip na tayo yung bagong password. So, sa type natin, so, dapat umabot siya ng 12 characters.
Ito, third characters to. Ayun. Siguraduhin natin. Para hindi magkakamali. Mahirap na magkamali. Balik pa ulit-ulit tayo. Okay, type natin yung password sa login at saka yun sa wifi. Yung bagong password natin. And then click update. Click update. So, loading siya. And after natin mag-click or mag-change yung wifi password, so madi-disconnect siya. Tingnan niyo, na-disconnect siya, wala na siyang wifi. So ang gagawin natin, open natin ulit yung wifi para ma-connect siya. So connect tayo sa wifi ulit. Cannot connect siya kasi iba na po yung wifi password. So si-set up natin. So gagawin natin, right click yung wifi, tapos forget, then click natin ulit and connect. So ita-type na natin yung bagong wifi password para makakonnect na tayo sa wifi. So yun, connecting. Ayun, connected na siya. So open po tayo ulit ng tab 192.168.1.1. So admin pa rin yung account name, tapos yung new password na po yung gagamitin natin dito. And then login. Iyon. Para palitan yung wifi name, so punta tayo sa WLAN na tab or wireless LAN. Tapos meron 2.4G basic, 2.4G advanced, 5G basic network settings. So hindi ko muna to pinakilaman kasi di pa ako kabisado sa mga settings na to. So yung wifi name lang ng basic ang pinalitan ko. So yun, yung mga settings dyan, ipa natin na lang yun kung para saan yan. So doon muna tayo, saka muna natin yung galawin pag natutunan na natin yung ano yung mga settings dyan. So 2.4G basic network settings muna tayo. And palitan natin yung pangalan ng this is ID name or yung wifi name. And ang sabi dito is 1 to 32 characters. So papalitan ko siya ng pangalan. Siyempre, ano pa bang pangalan na ipapalit natin? Edi Guapo Man. Yun. Then after that, click natin yung wala na tayong gagalaw dito kasi baka click natin yung apply. Ayun, since nagpalit tayo ng pangalan ng wifi, syempre madi-disconnect na naman tayo sa wifi at mag-connect tayo ulit. So ganito yun, kung magpalit ka ng pangalan hindi ka pa magpalit ng password, so ma-disconnect talaga yung mga naka-connect sa wifi. So yun, kailangan nila mag connect ulit, tapos same password pa rin. So yun, type natin yung bagong password or yung same password pa rin yan, hindi ko pinalitan yung password. So yun, connected na ulit. So yung ibang settings nito, yung sa 2.4G, yung sa advanced, saka 5G, saka na natin yun i-tackle kung maintindihan ko ng settings dyan. Kasi ngayon, hindi ko pa alam kung anong mga settings dyan. So baka magkamali tayo o ngayon. So huwag muna natin itatouch yan. So speaking of wifi password, so saka yung password ay
sinisikreto natin kasi for security reasons. So, kinikip, tinatago natin. So, alam nyo ba sa Kingdom of Heaven, meron din tinatawag na Secrets of the Kingdom of Heaven. And na-mention ito sa Matthew chapter 13 verses 10 to 11. Let's go, basahin natin. So, Matthew chapter 13 verses 10 to 11. So, this is after nag-tourist si Jesus sa mga tao. So, okay, let's go. The disciples came to him and asked, "Why do you speak to the people in parables?" Jesus replied, "Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them." Amen. So, ano ibig sabihin nun? So, sinisikreto or yun, parables yung teachings ni Jesus dun sa mga tao. Then sa mga disciples niya, plain words. Kasi daw, yung secrets of the kingdom of heaven has been given to the disciples. Ibig sabihin nun, alam nila kung ano yung plain or yung meaning ng parables. Bali, ini-explain ni Jesus sa kanila yung parables in plain words. So, alam naman natin na yung maraming nakasulat sa Bible na expressed in figurative language. So, hindi siya plain words na sinusulat. So, yun ang dapat natin intindihin kung anong mga meaning nun. Anong mga meaning nung sa mga figurative language na ginagamit ng Bible. Kasi gusto din natin malaman yung secrets of the kingdom of heaven. Diba? Gusto niyo ba yun? Kung gustong gusto. Kasi gusto natin makapasok sa kingdom of heaven. Kasi yung secrets of the kingdom of heaven, yun ang password para makapasok tayo sa kingdom of heaven. Kung kayong papipiliin, di naman niyo gusto na manatili ng parables yung parables. Diba? Yung mga sekreto nga ng ibang tao, gusto nga natin malaman eh. So, yun ang dapat natin alamin, yung meaning ng mga figurative language na nakasulat sa Bible para lubos natin maintindihan kung ano yung will ni God at ano yung plan ni God sa atin. Jeremiah 29:11. So, no, ito. "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So, paano natin malalaman yung plans ni Lord or yung will ni Lord para sa atin? So, dapat alamin natin ang secrets of the kingdom of heaven. Dapat malaman natin yung meaning ng figurative language na nakasulat sa Bible. Diba marami sa lalo na sa prophets, sa Isaiah, Jeremiah, ano pa ba? Yun, maraming ano doon, maraming figurative language. At saka sa Book of Revelation, lalo na sa Book of Revelation, ang daming ano, mayroong na-mention na woman, mayroong dragon, diba? Yung meron pa doon Mystery Babylon. Ano yun? Yung mga ganun na, no? Mga secrets. Mystery. Yung mga mystery, di ba pag mystery, meron yung plain explanation. Okay. Thank you for watching my video. And hopefully, meron kayong nakukuha ngayon na something under the sun. And please don't forget to subscribe to my channel. Click the notification bell button para updated kayo sa new videos ko. Be fruitful and God bless us all. See you on my next video.